badan nafsu melainkan atas kalangan rasa dan Mapagpalang araw din po, ma'am. Mabuti naman po, ma'am. Wala po, ma'am. Ang sanaysay ay isang uri ng salatin o komposisyon na naglalayong maibahagi ang saloobin ng pag nagsulat nito. Ito rin ay maaring magbahagi ng impormasyon, magpahayag ng nararamdaman, magbigay ng opinyon o damdamin, manghikayat ng ibang tao at iba pa. Ang isang sanaysay ay maaring tumalakay ng iba't ibang paksa gaya ng pag-ibig, kapaligiran, pamilya, lipunan, mundo at iba pa. Handa na po ako. Handa na po ako. Nakatanggap ako ng liham. Muli tayong inaanyayahan sa isang lugar. Halina't ating talakbayin ang lugar ng malawig. Ngunit hindi magiging madali ang ating paglalakbay sa malawig. May ilang lagusan na dapat nating daanan bago tayo makarating sa malawig. Kailangang hanapin ang susi upang makapasok tayo sa lugar na ito. Joanne, pakibasa ng liham paanyaya. Mahusay, salamat sa pagbasa. Ito ang lagusan ng papunta sa malawig. Ngayon, nakarating na tayo sa lugusan ng malawig, hahanapin naman natin ang susi upang tayo'y makapasok. Bago natin mabuksan ang pinto ng lagusan papunta sa malawig, kailangan muna natin alamin ang paunang password. Sa pamagitan ng pagbuo ng salitang nasa kahon, malalaman natin ang password ng lagusan papasok sa malawig. Sa inyong palagay, ano ang salitang nabuo dito? Magaling, napakahusay. Nalaman na natin ang paunang password ng lagusan patungo sa malawig. Ngayon, ang ating hahanapin ay mga susi ng lagusan. Ngayong araw ng kasiyahan, ang lahat ay bawat isa ay maghahanap ng susi sa lagusan kung sino ang pinakamabilis na makapasok sa lahat ng lagusan papunta sa malawig ay makakatanggap ng gantimpala. Handa na ba kayo? Sabay-sabay na bigkasin ang handa na ako, tanda ng pagsimula ng paghahanap ng susi.
Kung nahanap na ang mga susi, tukuyin ko ano ang mga susi na ito. I-type sa comment box ang mga sagot kung sino ang mauuna na makahanap ng mga susi ang makakatanggap ng gintimpala. Malaya ng pumili kung ano ang lagusan ang uunahin. Para sa unang lagusan, ano ang tumutukoy sa panauhin sa maikling kwento? Para sa pangalawang lagusan, ano ang pinakaluluan ng maikling kwento? Para sa ikatlo, ano ang tumutukoy sa mga pinangyayarihan ng mga aksyon sa maikling kwento? Para sa pang-apat, ano ang tumutukoy sa problemang kinakaharap ng mga tauhan? Para naman sa huling lagusan, ano ang tumutukoy sa mensahe ng elemento ng maikling kwento? Jess, maari mo bang ibahagi ang nalalaman mo at ano ang susi ng mga lagusan? Napakahusay! Ngayon, nalaman natin ang password. Binabati ko kayo sa tagumpay. Nalampasan nyo ang mga lagusan. Maligayang pagdating sa malawig. Sisimulan natin ang talakayan tungkol sa mga elemento ng maikling kwento. Ngayon ay maglalakbay tayo sa lugar ng malawig. Mahinanda akong video ng lupang tinubuan ni Narciso J. Reyes. Halina, tunghayan natin ito. Lupang tinubuan ni Narciso Reyes. Ang tren ay tumulak sa gitna ng salisaling muot ng mga ingay. Ito ay nabuhay at dahang-dahang kumilos. Naiwan sa likuran ni Nadanding ang takipsilim ng tutuban at sila'y napikit na sa malayang hangin at sa liwanag ng umaga. Huminga ng paluwag ang kanyang tiya Juana at ang sabi, "Ay salamat at tayo'y nakatulak na rin. Kay init doon sa istasyon." Ang kanyang tiyo Goryo naman ay nakadungaw at nagmamasid sa mga bahay at halaman sa dinaraanan. Ang galaw ng makina ngayon ay mabilis na tugma-tugma. Tila pintig ng isang pusong wala ng alinlangan. Napawing titaw-ulap sa isip ni Danding ang gulo at ingay ng pagpalis. Gumitaw ang pakay ng kanilang pag-uwi sa Malawik. Nagsasalita na naman ang kanyang tiya Juana. Ang namatay ay ang tatainong mo, pamangkin ng iyong lola Asyang at pinsan namin ng iyong ama. Mabait siyang tao noong siya'y nabubuhay pa. Si Danding ay sinagian ng lungkot, bagamat hindi niya nakita kailanman ang namatay na kamag-anak. Ang pagkakakit sa kanyang ama ang tumimo sa ilang bahagi ng kanyang puso at naglapit sa kanyang damdamin ang di kilala ng tao. Naalala na sa Malawi ng anak, lumaki at nagkaisip ang ama. Bumalik siya sa kanyang tiya Juana at itinanong kung ano ang ano ng layong iyon, kung mayaman o dukha, kung liblib o malapit sa bahay. At samantalang nag-aapuhap sa alaala ang kanyang butihing tiya, nabubuo naman sa isip ni Danding ang isang kaaya-ayang larawan at umusbong sa kanyang puso ang pambihirang pananabik. Sa unang halas, ang Malawig ay walang pagkakaiba sa alimang ayon sa lahat na puso. Isang tagapang hindi,
panlilito na tatatanggapan at ang ilaw-ilaw na panikabok, mga ng nawayat, mga niyong at akasya, mga bahay at bawang luma na karamihan at susun sa araw-araw ng pagpimbing at pagpubok. Pasali-sali, isang tinga hindi mababawal, titigyan sa malapit. Nabawi sa kanyang pandinig ang aninong maus na labas at dumampi sa kanyang puso ang katahimikan ng kamatayan. Dahan-dahan siyang malapit sa kabaong at pinagmasdan ang mukha ng bangkay. Maputi, kaaya-aya ang bukas, isang mukhang nagbabandila sa katapatan at patinanan. Nabakas ni Dandin ang lapit sa mga matang hindi ganap ang pagkakapitin at sa hugis na tubo, ang bahagyang pagkakahawig sa kanyang ama. Bigla siyang nakaramdam ng awa at tungkol. Ay, hindi mo pa nababati ang Nana Maria mo at ang pinsan mo si Bining? Ang batahang paalala ng kanyang tita Juana. Humalik ang kamay si
Ngunit, wala siyang nasabing anuman. Puno ang kanyang puso. Pagkaraan ng ilang sandali, ay umabot siya ng isang album sa mesang kalapit. Binuksan iyon at pinagmuni-muni ang maliwaga at makapangyarihang kaugnayan ng dugo na nagbubuklod ng mga tao. Pagkakaroon ng tangkilayan ay nanaog si Dating at nagtungo sa bukid sa may likuran ng bahay. Nakakaroon na ang panahon ng paggapas at pag-ani. Malinis na ang hubad na lupa na naglalatang sa init ng araw. Naupot si Dating sa ilalim ng isang pulutong ng makapulong kawayan at nagmasmasin sa paligid. Hindi kailangan, sa gawing ganawa niya ay naroon ang kanyang lolo Tasyo na nagkakayas ng kawayan. Ang talim ng matanda ay tila hiyas na kumikisap sa araw. Tumitig si Dating at lumapit sa matanda. Si Lolo Tasyo ang pangunang nagsalita. Napakas ka na yung ama? Bakit po? Ay, balis na ka sa gitna ng karamihan eh. Ibig ko bang naging isa? Hindi, mga sandali po kailangan ng taong mag-isa. Ganyan din siya akong magsalita. Para ay magulang na ang isip. Nagsasabihan po ba niyo ang kanyang kabataan? Ay, siyempre na nasaksihan ko. Apaano to? Itinuro ni Lolo Tasyo gamit ang kanyang ita ang hangganan ng bukid. Buwan na siya mag-init magpalipad ng sarapunan para siya kundi. Sa pinilangitan siya ng ulong sa alalaw at ang sinisarap sa mga siya sa akin sa pagkaanap. Nanapadal na siya noon ang akala ko ay hindi siya titigil sa kaayang. Lumino ng matanda ay tinala ang punong mangga sa kanilang likuran. Sa itaas ng punong ito, may pinagyan ko at pinagdal ko ang mga bagos sa itang buwan noong pagkita ng himag sila. Nang mabalita ay mga tumarantan ng paskila na paparito. At buong sa pinuupan ng kanila, buwan niya simulan ang pauna-una kanyang isang maitling papuri sa kagandahan ng isang dalagang katilalim sa bayan. May tagong kapiliyuhan ang pamumu. Ang ganito pangbukiyan ang naging sanhi ng pagkalabas niya sa Maynila? Oo, nahuli sila sa kabinang sa mandala ng palay. Nahuli po? Oo, sa liwanag ng aanda at sa magduwin. Marami pang ibig itatong si Dating. Ngunit, naalala niya ang patay at ang mga tao sa bahay. Baka hinahanap na siya. Unti-unti pinutol niya ang pag-uusap nila ni Lolo Tasyo at iniwan ang matanda sa mga alaala nito. Anong pinanood mo sa bukid? Ang usisang biro ng isa sa mga bagong tuktas niyang pinsan. Ang tugon ni Dating. Sabay, pikit ng mga mata niyang naninibago at hindi halos makakita sa agaw dining na tila nakalambong sa bahay. Ang libingan ay nasa gilid ng simbahan. Bagay na nagpagudita kay Dating ng sumpa ng Diyos kay Adan at sa mga anak nito. At nang malungkot at batpat, sakit na pagkakawalay nila, nakamatayan lamang ang lubusang magwawakas. Nagunita niya na sa maliit na bakurang ito ng mangpatay na nakahimlay ang alabok ng kanyang ninuno, ang abang labi ng katipunan ng mga pag-asa, pag-ibig, lumbay at ligaya, palalong mga pangarap at mga pagkabigo na siyang pamana sa kanya ng kanyang angkan. Magaan ang pagyapak ni Dandin sa malambot na lupa
at sinigaw niyang huwag masaling maging ang pinakamaliit na halaman. Handa na ang bukay. Wala na ang nalalabi kundi ang paghulog at pagdabon sa kabaong. Ngunit ng huling sandali ay pinuksang muli ang takip sa tapat ng mukha ng bangkay upang ito'y minsan pang masulyapan ng mga naulila. Nabasag ang katahimikan at naghari ang impit ng mga hipi at ang mga piping pagnanangis na higit na makadurog puso kaysa maingay na pag-iyak. Pinagtiim ni Danding ang kanyang mga bagang, ngunit sa kabila ng kanyang pagtitimpi ay naramdaman niyang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Sandaling nagulat ang lahat ng kanyang paningin. Nilunod ang kanyang puso ng matinding dalahati at ng malabong pakiramdam na siya man ay dumaranas ng isang uri ng kamatayan. Balisa at nagsisikap ang dibdib ng damdamin ito. Si Danding ay dahang-dahang lumayo at nagpaunang bumalik sa bahay. Ibig niyang mapag-isa, kaya nang makita niyang may taong naiwan sa bahay ay patalilis siyang nagtungo sa bukid. Lumulubog na ang araw at nagsisimula ng lumamig ang hangin. Ang abuhing kamay ng takip silim ay nakaamba na sa himpapawid. Tumigil si Danding sa tabi ng pultong ng mga kawayan at pinahid ang pawis sa kanyang mukha at leeg. Ang kapayapaan ng bukid ay tila kamay ng isang inang humahaplo sa nag-iinit na noon ni Danding. Huminga siya ng malalim. Umupo sa lupa at ipinikit ang mga mata. Dahan-dahang inunat niya ang kanyang mga paa, itinukod sa lupa ang mga palad, tumingala at binaya ang maglaro sa ligalig niyang mukha ang banayad na hangin. Kay lamig at kay bango ng hangin yun. Unti-unti siyang pinanawan ng lumbay at agam-agam. Natiwasay ang pagod niyang katawan. Sa kapirasong lupang ito, na siyang sinilangan ng ama niya ay napanatag ang kanyang puso. Palakas ng palakas ang hangin, nalataglay ng amoy ng lupa at kay bungo ng nakamandalang palay. Naalala ni Danding ang mga kwento ni Lolo Tasso tungkol sa kanyang ama at siya'y napangiti ng lihim. Ang pagsasaranggola sa bukid, ang paghulog sa kalabaw, dalaga sa bunton ng palay, ang lahat ay nanariwa sa kanyang gunita. Tumawa ng marahan si Danding at pinag-igi pang lalo ang pagkakasalampak niya sa lupa. Siya'y nakaramdam ng pagkakaugnay sa bukid na minsay nadilig na ng mga luha at umalingaw sa mga halakhak ng kanyang ama. Sa sandaling iyon ay tila hawak ni Danding sa palad ang lihim na tinatawag ng pag-ibig sa lupang tinubuan. Nauunawaan niya kung bakit ang pagkakatapon sa ibang bansa ay napakabigat na parusa at kung bakit ang mga nawawalay na anak ay sumasalunga sa bagyo at baha, makauwi lamang sa ilang bayan. Kung bakit walang matubiling naghahain ng dugo si Narizal at Bonifacio. Sa kabila na magigiting na pangusap ng pambihirang mga pagmamalasakit at ng kamatayan ng mga bayani, ay nasulyapan ni Danding ang kapirasong lupa na kinatitirigan ng kanilang mga tahanan. Kinabubuhayan ang kanilang mga kamag-anak kasalo sa kanilang mga lihim at nagtatago na pamana ng kanilang mga angkan. Muli siyang napangiti. Sa dako ng baybay ay nakarinig siya ng mga tinig at nauulinigan niya tinatawag ang kanyang pangalan. Dahan-dahan siyang tumayo. Gabi na,
kagat na ang dilim sa lahat ng tao. Walang buwan at may kadiliman ang langit. Ngunit, nababanaagan pa niya ang dulo ng mga kawayang nakapanood ng paglikha ng mga unang tula ng kanyang ama at ang ilang aandap-andap na bituing saksi ng unang pag-ibig nito. Maraming salamat sa inyong pananood! Ngayon, natunghayan natin ang kwento ng lupang tinubuan. Natitiyak ko na mabibigyan ng kasugutan ang ilang gabay tanong. Para sa unang tanong, sino ang mga tauhan sa kwento? Napakuhusay! Ang tahuan ay isang elemento ng maikling kwento. Ang tauhan ang siyang kumikilos sa kwento. Siya ang gumagawa ng mga desisyon na nagpapatakbo sa laysay. Ang tauhan ay maaring tao, hayop, halaman o mga bagay. Tao man o hindi lang ang tauhan, sila ay kailangan magkaroon ng mga katangiang pantao. Ibig sabihin, may kakayahang ipahayag ang niloloob, nakakapagdesisyon, nakakakilos at may damdamin. Ngayon ang pangalawang tanong, saan ang tagpuan ng kwento? Ang tagpuan ng kwento ay sa malagi. Mayroon din sa araw itinanap ang isang dandin kung saan ito ay nakasipin, halos-tulit ito at nagpapalitapan ng makapal na alipagot. Tama ang iyong sagot. Ang tagpuan ay isa ring elemento ng maikling kwento. Ang tagpuan ay tumutukoy sa puok o lugar na pinangyarihan ng kwento. Naglalarawan nito, ginagalawan o kapaligiran ng mga tauhan. Ngayon, ano naman ang pinakakaluan ng maikling kwento? Ang pinakakaluan ng maikling kwento. Ngayon natin ang ating panila at saladahan ang mga masasayang araw na kasama nila. Dahil darating ang araw na mawagala sila sa ating panila. Dahil wala po sa bagay ang mayanagili sa nila ito. May mga kaisipan ba sa lupang tinubuan? Kung may kaisipan, ano naman ito? Ang kaisipan po sa maturidento ay ipatatid sa mga mambabasa at sakripisyo pagmamahal sa bayan at pagbihis ng buhay ng ating mga bayanin para sa ating lupang tinubuan. Tama! Ang kaisipan ay nagbibigay ng mensahe sa kwento at nagpapalinaw sa paksa. Ang huling katanungan, ano ang suliranin sa binasang kwento? Ang suliranin sa maibling kwento ay pagkakaroon ng sakit ng amang daliling. Ang suliranin ito ay ang problemang hinaharap o haharapin ng tauhan sa kwento. Ngayon, natitiyak ko na ang inyong kaalaman sa maikling kwento. Dumako naman tayo sa pangkatang gawain. Pagkatapos natin talakay ng maikling kwento ng lupang tinubuan, dapat bago kayo maraming natutunan at maunawaan ito dito. Ngayon, nagsasabala tayo ng pangkatang gawain. Gagamitin ko ang miyembro ng bawat pangkat. Kung kaya, matamang mapilit. Para sa unang pangkat, ay sina Ersan, Chris, at Florence. Para sa ikalawang pangkat, ay sina Florencia at Gian. At para sa ikatlong pangkat naman, ay sina Jeff, Christine, at Shyshy.
Habang binabasa ko ang sitwasyon, maaaring yung sunda ng inyong mga mata ang pamantayang naka-flash sa inyong mga screen. Para sa unang bangkay. Itinilang ka sa isang libid na bakarin sa bayan ng Malawi. Subalit ngayon ay nanihirahan ka na sa sudan. Kung kung saan ay mayroong banayad at simpleng pamumuhay. Kung kayo si David, may naisin niyo pa bang bumalik sa inyong binagulan? At para sa ikalawang pangkat, sa maigling kwento ng lupang binubuan, si Mercy Figueroa, maliban sa original na wakas ng kwento, magbigay ng sariling pag-uwakas tungkol sa ating binasang kwento. At para sa ikatlong pangkat naman, base sa maigling kwento, pinamagatang ng lupang binubuan, si Mercy Figueroa, magbigay ng isang pahayag na nagpapakita ng pagmamahal ninyo sa ating bayan sa Milano. Sa bayan binubuan na ating pinagbulan. May itinalaga akong group chat sa bawat pangkat. Doon kayo mag-uusap-usap tungkol sa inyong webinar presentasyon. At para sa paggawa nito, meron tayong mga pamantayan. Ito ang mga dapat na isaalang-alang sa pagbibigay ng puntos sa inyong output. Tundang ng ating pamantayan na nipa-flash sa inyong mga screen. Meron lamang kayo sa 2 minuto itong gawin ito. Maaaring ito na magsimula. Tapos na po. Ngayon, simulan na ang presentasyon. Ang buong pangkat ay mayroon lamang sa 2 minuto upang ilahad ang kanyang tulungang output. Simulan na ang paglalahad. Isinilang ka sa isang lindig na bukirin sa bayan ng Malawi. Subalit ngayon ay naninirahan ang kanyang kusudan. Sa kung saan ay mayroong banayad at simpleng pamumuhay. Kung kayo si Dandy, manaisin ninyo pa bang bumalik sa inyong pinagmulan? Para sa aming grupo, nanaisin namin mong bumalik sa aming pinagmulan dahil dito kami nagkaroon ng pag-iisip at dito rin kami sinilang. Mahalagang bumalik sa aming pinagmulan dahil nagbibigay loob tayo sa ating pinagmulan at lugar na ating pinagtatutong. Ilang bagan po magsabihan na hindi marunong ng galing karakteron po na. Kung kaya napakahalaga po na marunong tayo lumingon sa ating pinangkilingan, ito ay bigintay natin para sa ating pagtahak sa mga susunod pa nating paglalakbay. Sa maikling kwenta, nagulpa pinagmahal ng Mercy Figueroa. Maliban sa rin nahal na wakas ng kwenta, magbigay ng sariling pagwawakas ng kwenta at ang binasang kwenta. Para po sa aming grupo, kami ay nagbibigay ng wakas sa maikling kwenta, nagulpa pinagmahal ng Mercy Figueroa.
Babalik na namin ang alaala at sakripisyo ng ating mga bayan. Mahalagang bigyan natin ang pagpupugay, pagbibigyan ito sa mga bayanin Cristo ng buhay para sa kalayaan ng ating mga tao o upang pinubuhay. Sino na po ang kasunod na pangkat? Maaari na po kayo magbahagi ng inyong mga sagot. Ang lupang sinubuan ni Narciso G. Reyes magbigay ng isang pahayag na nagpapakita ng pagmamahal ninyo sa ating bayang sinilangan o bayang sinubuan na ating pinagmulan. Ang simpleng salita ng tapat ko, linis ko ay napakahalagang pagpapakilala at pagpapakita ng pagmamahal ating bayang sinilangan. Ng pagdilinis ng kapatiran ay dito natin makikita na tayo ay nakikisa at nagsasabuhay ng mga kasabihang dapat tayo ay maging malinis sa lahat ng oras at ito ay makatutulong sa atin upang tayo ay makapagkita ng pagmamahal sa ating kalikasan. Namang po at marami pong salamat. Ang pagpapanulaan natin ngayong araw nito ay may dalagang faith sa buwan ng puntos. Ngayon ay aking babalitin ang bawat puntos ng bawat grid. Para sa unang pangkat, nakakuha kayo ng 15 puntos. Para sa ikalawang pangkat, nakakuha kayo ng 16 puntos. At ang huling pangkat ay nakakuha ng 18 puntos. Mahusay ang pagkakabuo ng mga nilalaman at maayos ninyo ito na ilahad. Kung yung pakita na natin ang resulta ng inyong mga ginawa, kahit balitang muli ang pinilatay sa pamamagitan ng pagsugot ng mga katarungan. Para sa inyong tanong, ano-ano ang mga elemento ng maikipento? Yes. Ang mga elemento ng maikipento ay ang tao, ang mga taohan, pagsugan, paikipan, paksang tila at pilirahito. Tamang iyong sagot, mahusay. Ngayon, sino naman ang may akda ng maikling kwento? Dita Pupil. Ang may akda ng pang maikling kwento ay si Narciso J. Reyes po. Magaling, tumpa ka niyo pasabutan. Ngayon, sino pa muna ang tauhan sa lupang tinubuan? Christine. Ang pangunahing tauhan sa lupang tinubuan ay si Bambin. Napakahusay, nakuha mo ang tamang kasagutan. At ang apat na tanong ay saan ang tagpuan ng maikling kwento? Realine. Ang tagpuan ng maikling kwento ay sa Malawig po. Tamang iyong... Tamang iyong sagot, mahusay. Para sa huling kasagutan, bakit mahalagang bumalik sa bayang sinilangan, lupang sinubuan na ating pinagsulat? Yes. Mahalaga pong bumalik tayo sa bayang sinilangan o lupang sinubuan na ating pinagsulat. Dahil dito tayo namulat ang ating isipan at
makita tayo ng itinira, kailangan balik-balikan natin kung saan tayo nagluma. Napakahusay! Nakuha mo ang tamang sagot. Ngayon, tuloy na kayo ng kaalaman. Dumako na tayo sa pagpataya upang masunod ng kaalaman tungkol sa ating hinalakay sa araw na ito. Para sa individual na gawain, ako ay bumuo ng limang kasanungan na nakasaad sa Google Form. Buksan ang inyong messenger at ipapasa ko ang link sa ating group chat. May limang minuto lamang kayo upang sagutan ang mga tanong. Maaari na kayong magsimula. Ngayon, nasagutan namin ang ating pagpataya. Isasento na lang ang naging resulta nito sa ating grupo. Para sa takdang aralin,
Hanggang dito na lang ang ating talakayan. Maraming salamat sa inyong pagpresensya. I-open ang camera para sa ating dokumentasyon.